Yo, what's up sa inyo lahat dyan? Tagal natin di nakapag-vlog. May kita dalawang buwan din. Diba? And yun, actually ngayon, binalik ko na yung pag-vlog ko. Kasi syempre, may mga inasikaso rin ako, may mga ginawa rin ako, mga bagay-bagay ba, mga pinagkakabisiyan ba. Diba? And ngayon, yung trip natin ngayon, ngayong umaga, actually kaagising ko lang, kumain lang saglit, tapos nag-ilamos. Ngayon, may trip tayo ngayon. Okay, anong trip natin ngayon? Meron ako ditong bike. Ayun o, nakikita niya sa likod ko yan. Meron akong bike. And ang gagawin ko ngayon is kukulayan natin siya. Okay, kukulayan natin siya and aayusin natin siya, papagandahin natin siya. Ngayon, kailangan ko ng medyo matagal-tagal to. Siguro abutin ako nito mga 5 araw, ganun. Siyempre, kailangan pong patuyuin yung repaint, diba? So, asahan ko na talaga na matagal-tagal talaga siya. Pero sulit naman kapag natapos diba? So, yun. Ang gagawin ko muna ngayon is tatanggalin ko muna yung mga parts niya. Like yung gulong, yung saddle, yung seat post, diba? Yung pedalan, manibela. Tatanggalin ko yan isa-isa. Para kapag tinanggal ko siya, yung frame lang matitira. Tapos saka ko siya lilihain, tapos si spray paint. Basta, bahala lang ako ano mangyayari. Kailangan ko lang ngayon magsimula. Ayan. Ayan yung itsura ng bike. Para mas makita nyo ng maayos. Tara, simulan na natin. Bugoyin ako, ikaw ay narinig. Parang sigaw, mga sinulat kong ito naramdaman. Parang sinyaw natin ay ng 10 million ko ay pending. Pagkatao lang ligaw sa 200. Minsan pinagkakasya ang dalang 200. May mga ahas sa akin pero sobrang halata. Hinapakan ko ang ahas parang kobrang nalata. Abangan ang aking mixtape, iba ang aking lasa. Yo, ito na naman tayo, no? And ito yung nagawa na natin. Ito yung natapos na natin. Actually, naliha ko na siya. And ngayon, makinis na siya, yun, no? Sobrang dulas niya hawakan. Pero hindi pa tatapos. Okay? Marami pa tayong gagawin. Actually, meron ako dito ngayon, no? Kung nakikita nyo naman. And meron tayong mga gagamitan dyan. Ayun yung gagamitin natin para matapos to. Okay, ang gagawin natin ngayon is, hindi, i-explain ko muna kung ano yung mga nandyan. Siyempre, meron tayong primer. Ayun yung mga ilalagay bago mapinturahan yung buong frame ng bike. Okay? And ayan, ito yung ano natin, ito yung paint remover. Makakatulong yan para mas mabilis matanggal yung mga pintura nito. Okay, and meron din tayong hiya dyan para matapos. Actually, ito hindi pa totally tapos. Okay, kaya ako binili yung mga yan para mas mabilis ko siyang matapos. And after nun, saka natin siya pipinturahan. Okay, and then, meron tayong steel brush dyan, meron tayong toothbrush dyan para magamit natin dito para matapos na natin agad. So, yun. Ayun yung update dito sa bike na ginagawa ko ngayon na pinapaganda ko ngayon. So, gawin na natin para makita nyo na kung ano yung resulta na ito, kung ano yung kinalalabasan na ito. Tsaka guys, sorry pala dun sa mga putol na video na mga kasi nalulobat kasi yung phone ko pero totally okay naman na organize ko naman lahat ng mga gamit nalista ko naman lahat ng mga bibilin. Diba? Kaya, yun, ito, tapusin na natin siya ngayon. Kaya, yun, upang hinahantay natin, diba? Pusin na natin ito na magamit na natin. Moments later. Yo, nandito tayo ngayon sa initan, naglalakad tayo. Dala natin yung frame natin. Ayan. Aayusin ng tropa. Papaayos natin sa kanya kasi meron akong mga bagay na meron. Wala, may mga wala akong bagay na meron siya kaya
Sa kanya na ako dumiretso. Yan siya lang makakaayos na ito eh. Ayun, tara, muna tayo. Diyan lang, malapit lang. Init. Yo, nandito na ako ngayon sa bahay ng tropa ko, no? And ito kami ngayon, ito yung ginagawa namin, no? Ito na yung update sa bike. Yan. Yan na siya ngayon. Dito tayo para mas makita nyo ng malinaw. Yan, no? Chevrolet. Tatanggalin namin to. And ito hindi namin matanggal eh. Kasi ayan, okay na yan, na ano na yan, na liha, nalihaan na, na paliguan na, nalinis na. Ang gagawin na lang isa, tatanggalin, lilinisin na lang to. Yung mga yan. So yun, yun yung mga gagawin namin. And bukas, baka bukas na ako mag ano, mag pintura. Kasi medyo matagal-tagal 'yon, mahabang proseso ang pagpipintura. Siyempre kailangan detalyado, 'di ba? So 'yun, 'yun yung update sa ating bike. Mamaya pakita ko sa inyo yung tropa. So, gagawin natin sa tanggalin natin yung crank. So, ting kailangan natin pa dito. Tingnan lang natin siya. Pangalawang araw ko na dito sa bahay ng tropa ko. And kakadating ko lang, actually umaga pa lang ngayon. And pumunta na agad ako para masimula na agad. And bike update pala, ito na itsura niya. Okay? Tapos na namin siyang lihain. And tapos na namin siyang lagyan ng masking tape para kapag in-sprayan, hindi madama yung mga importanteng mga ano dito, parts. Ito itsura niya. Yan, ito na itsura niya ngayon. Makita mo, makinis na siya. Okay na. May mga konting ano pa yan na hindi pa masyadong naliha. Pero ayos lang yan. Hindi na masama yan kahit ganyan. Importante buo yung pagkaliha. Yan. Ayun na yung itsura niya ngayon. Pati yung gulong, nalagyan na natin ng masking tape. Yan. Ito yung parts na pipinturahan natin sa kanya. Itong itim. Diba? And yun. Spray na natin. Yo, and ito na. Spray na namin yung frame ko. Spray na, yung tropa ko, natulungan niya ako. Yo. And meron kami dito ng apat na tatlong klase ng spray paint. Una, lalagyan namin ng primer. Siyempre, kasi ito yung unang layer na kailangan mong i-spray dito sa frame para maganda yung maganda yung pagkakakulay niya. After nun, saka namin niyayaan itong silver red. Ito yung kulay niya talaga. And itong itin naman, para naman to sa mga ano, dito sa ano niya, handle niya, and dito sa mga gulong. Yan. Yun. So, yun. Pinturahan na natin itong mga I'm not afraid to die.
So yun o, ito na. Ito na yung unang layer, yung primer. Balutan na natin. Malinis yan, pare. Dito sa kabila. Live yan. Yan. Papatuyuin lang natin ng panandalian and i-spray na natin yung totoong kulay niya. Many, many minutes later. Yun, since tuyo na siya, ayun, kitang-kita nyo naman na tuyo na siya. Ayun yung primer na nilagay natin. Ngayon, ilalagay na natin to. I-sprayan na natin siya ng tunay na kulay niya, which is itong pula. And let's see, tingnan natin kung anong kalalabasan ng pagkakulay natin na red. Tara! Sa mga itatanong anong itsura ng loob nito, no, ito na. Puputok na, pre. Gago, hindi ko nakita. Pagbato niya gago, umakyat yung ano. So yun, nalagyan po yung cellphone ni Ali, yung screen po niya. Ito na yung tempered glass lang daw ito papalitan yung, niya. Ito yung tsura ng spray paint natin. Check natin kung anong naman, kung anong itsura ng Jolin. Hindi pre, oh. Gano mo, gano mo. Ano, gago, nawala na naman. Uy! Matangin na mo! Jolin nga, pre! Ay, gago! Ito yung tsura niya. Para siyang gulaman mo yung milk tea. Dalawa? Dalawa pa to. Dalawa rin? Uy, lumabas na isa. Tap na nail. Para saan kaya yun, no? Bye. Basa natin, Lee. Hindi pa natin nakikita talaga yung totoong kulay. Ano yung tubig? Hello, Lee. Lahat ng ano, spray paint. Hindi. Ay, hindi, Lee. Clear. Yung layo. Gago, Jolin. Jolin nga. O, ito. Jolin, ah. Sino gusto Jolins? Yan po yung itsura ng bilog sa spray paint sa mga nagtataka kung ano talaga yung Jolin na laman na ito na talaga siya. Ngayon, oh. Para siyang Jolin din sa alak na mas malaki. Actually, tatlo nga siya, eh. Di ba? Tatago na, gogo. Tatago namin to. Nanganak na, oh. Sino gusto modern milk tea? Masago. Patay mo na. Yo, bike update tayo, no? Ito na yung mga na spray paint natin, yung mga yan. And yung gulong. Ano yung isang gulong. And ito yung mga iba pa. Yung mga nagamit natin. Ito talaga yung goal namin na mangyari sa bike ko. And ganyan. Okay, pero yung red sa gulong, baka hindi na namin tuluyan. Mahirap eh. And yan, yan yung, yan yung mangyari sa bike. And ito na siya ngayon, ito na yung natapos namin. Yan. Siya, kulay itong. Actually, tuyo na yan. Okay, malinis na yan. Masot yan. Yung pedala na pinturahan na din. Lahat yan, kada kanto. Okay, yan. Bali, ito siya buo. The next morning. Yo, magandang umaga sa inyo. Another day na naman tayo ngayon sa paggawa ng bike. And ayun, on the way ako ngayon sa sticker printer kasi magpapa-customize ako ng sticker kasi para dun sa frame. And bibili ako ng vinyl paper. Basta yung sticker paper, bibili ko mismo yun. Yung mismong
bond paper kasi kailangan ko yun. Hindi ako mismo yung magde-design. Diba? And yun. Samahan nyo ako yun. Bibili tayo ng sticker paper. Hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko alam saan ako makahanap. Lalakad-lakad lang ako and naghahanap ako ngayon. Tara! Hologram. Saka black. Black. Sisiu utap na lang ka kung galing linte giligili malalim at agad ang ilong mo'y kunong sinisil kita'y nabagok lang ako balik ko sa paalam ang meron ka bro marahil ay di yo nakapagpagawa na tayo ng sticker ngayon and uwi mo na ako kain mo tayo tapos ayusin na natin yung bike kasi meron na tayong sticker. Thank you salamat sa mga gumawa grabe. Solid, ganda, ganda ng sticker nila, ganda ng quality. Uwi muna tayo, kakain muna tayo. Ayun yung location nila, oh. Ayun, pagawa kayo dyan kung gusto nyo magpagawa ng sticker. Yo, ito na yung mga sticker na binili natin. And ito na yung bike, ididikit na natin siya dyan. May lakas. Kaya tanggalin na natin. Damn! Gilid, pasok mong ganun. Pasok mong ganun sa may pintuan. May gilid. Mari ako doon namin. Yo, good morning. Ito na yung last day ng paggawa natin ng bike. And paparepair na natin siya sa bike shop, no? And ito na yung mga gamit ko. Dala-dala ko na. Yan, and on the way na tayo sa tropa ko. Yo, ito na yung update sa bike natin ngayon, no? Kung makikita nyo, laki ng pinagbago niya. Lapit mo dito. Ito mo yung bike. Yan, ito yung napinturaan na natin. Kung makikita nyo, laki ng binago niyan. Diba, nakaraan na ginan na natin, kinaskasan natin ng liha. Kaya ang tunay na kulay talaga nito yung sipin. Since nirepaint natin siya, ayan, ginawa natin siyang pula. And nilagyan na natin siya ng decals, diba? And ito, napinturaan na din to, na-sprayan na din yan. Ito, ito mga fenders, yung mga, pati yung, even yung fork, na ano na natin yan, na kulayan na rin natin yan, no? So, ayan, even itong handlebar, marami, actually marami na kami napinturaan dito. And 80% tapos na siya. Okay, tapos na siya 80%. Ang gagawin na lang namin dito is dadali namin siya ngayon sa bike shop. Kasi, may mga mali kami ginawa. May mga binaklas kami dito na hindi namin na-picturean, hindi namin na-videoan. So, anong nangyari? Hindi na namin siya alam paano ibalik. Ngayon, ang gagawin namin, since kaya namin siya dadalhin sa bike shop, para sila na mismo yung mag-assemble dun. Kasi may mga nagkulang din na screw, yung mga tornilyo, di ba? Kaya, yan, sila lang bahala dun. Di ba? Kung baga mangyayari, fill upan na lang nila yung mga kulang dito, sila na bahala mag-ano yan, mag-ayos. Di ba? Parang gagawin natin, is gagamitin na lang natin. Diba? Ganun yung mangyayari sa kanya. Kaya, yun, mamaya pupunta na rin tayo sa samahan nyo kami na punta tayo sa bike shop. Diyan lang, malapit lang, diyan lang isa kanto. And ayan, actually, may mga bibilin din pala ako. Bibili ako ng kadena kasi yung kadena doon is kalawang. Tapos hindi, kahit ilagay sa gas, hindi na siya mano eh. Hindi na siya matanggal eh, yung pagkalawang. So, ang gagawin ko, bibili lang ang bago. Okay? Para siyempre bago din yung itsura, yung looks ng kadena natin, di ba? Para maging brand new talaga siya. Tapos bibili din ako ng grips. Dito yung kung mapapansin niyo yung mga bike dito, yung mga malalambot na hawakan. Bibili din tayo noon kasi kailangan din natin noon. Sinasira na yung ganun at saka luma na rin kasi. Kaya gaano tayo bibili tayo ng bago. So yun. Yun na naman guys, yun lang yung update sa bike natin. And yun nga, ang gagawin namin is pupunta kami sa bike shop para dalhin to, tapos sila na bahala mag-ayos. Tapos yun, ready to go na.
gamahan na natin to, gagamitin, magagamit na natin to, mararide na natin to, makakapunta na tayo kahit saan. Diba? So, grabe, grabe yung hirap na dinahanan namin dito sa paggawa nito. Kaya, maraming salamat sa inyo, no, sa mga nagsubaybay, sumama sa video hanggang dulo. Kaya, mamaya, samahan nyo kami, pakita namin yung paano ginagawa to ng mga nag-aayos doon. So, yun. Yun naman guys, thank you. Thank you sa inyo. Maraming salamat. So yun, no, dito na kami sa may ano. Dito na kami sa may bike shop. Ayan. Diyan. Dito pala tayo sa Makati ngayon. Okay? Eh nag-ride tayo, kasama ko yung bike ko ngayon. 'Di ba? Syempre bininyagan natin siya, bagong-bago eh. 'Di ba? And syempre hindi pwedeng hindi ko sa inyo ipakita yung bike natin. 'Di ba? Pinaghirapan natin. Kung nakita niyo naman sa mga video ko, 'di ba? Alam niyo naman kung gaano kahirap yung dinaranas namin bago maging ganito to. Actually, may mga kailangan pa akong bilhin dito sa bike na to. Like mga yung upuan, yung pedal, pero okay lang sa ngayon. Pansamantala, ito lang muna. Okay, sa susunod natin bilhin yun. Pero, ayan, ito yung itsura ng bike natin ngayon. Para makita nyo na, di ba? Yun! Ito na yung itsura niya ngayon, guys. Kung makikita nyo, sobrang ganda na. Sobrang laki ng pinagbago niya. Di ba? Tulad nung, galing kasi siya isa na eh. Galing siya sa itim eh. Ngayon, nirepaint natin siya to red. Di ba? Ayan. Nakita nyo naman, ito na yung ginawa nating sticker, yung decals, di ba? Tayo nag-design yan. And napinturahan na din natin siya, yung fender, yung pedals. And ayun o, binilan ko siya ng helmet pala. Binilan ko siya ng helmet, tapos bagong grips, binilan natin siya. And battle cage, tapos bote, tapos binilan din natin siya ng lock. Ayan, ayun pa lang yung mga binili natin sa kanya, di ba? And may mga bibili pa ako dyan. Bibili pa ako ng bagong saddle, ng upuan. And bibili din ako ng bagong pedals. Ayan. And baka bibilan ko din siya ng basket para mas maganda. Pero sa ngayon, ito muna yung ano. Ito yung final ano natin. Final na ginawa. Okay? Sobrang ganda, grabe. Kahit ako, talagang nagulat talaga ako. Kasi, syempre, alam mo naman yung kulay ng ano niya dati. Medyo madumi, itim. Diba? At ngayon, ito na yung itsura niya. Diba? Diba?